kilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na ko niya inirang tawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque, ang patron ng mga may sakit. At patron din siya kung panahon ng peste, at kung may mga pandemya at epidemya. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang panalangin para sa atin na tayo'y kanyang subaybayan, ilayo sa anumang mga pagkakasakit at ilayo ang ating bayan, ang Pilipinas, sa anumang mga daluyong ng mga pandemya at peste. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriw. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang. Sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, ipagkaloob mong kaming nagpaparangal. Sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan, ay makadulog sa iyo ng pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo. Sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manesses, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho.
ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-Peor. Ngunit ngayon walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayanan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa niya ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala lang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala rin nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan. Ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan. Ang buhay ko'y kanyang bigay. Magsitayo na po. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga kapatid, ang simbahang itinatagpo ng Poong Jesus Nazareno, ang simbahang ating pong kinabibilangan, ay dinadala po ang misyon ng ating Panginoong Jesus Nazareno. At sa ating pong ebanghelyo ngayon ay may bahagi po na kung saan ay nagtuturo po ang Poong Jesus Nazareno at ipinagkaloob po niya sa ating simbahan na kanyang itinatag taon 33 sa Jerusalem magpahanggang ngayon. Ang simbahang itong totoo na galing sa Diyos ay nagpapatuloy sapagkat ang salit-salin lahi na mga pinili ng ating Poong Jesus Nazareno mula sa ating sa unang Santo Papa si San Pedro hanggang ngayon po kay Papa Francisco, ang simbahang itong ninanais ng ating Poong Jesus Nazareno na manatili at higit sa lahat ay patuloy na ang kanyang mga utos ay sa buhay at maging panuntunan ng lahat ng nananalig sa kanya, ang pananampalat, ang komunidad o ang sambayan ng nananalig na siya mismo sa kanya tayo nakapalibot sa simbahang ito na kanyang itinatag. At sa pamamagitan din po ng simbahang ito, the Holy Roman Catholic Church, ay dito isinasabuhay ang pagtuturo ng Poong Jesus Nazareno. Iniingatan at ipinapasa sa susunod na salinlahi. Sapagkat ito'y mahalaga na ang otoridad ng ating simbahang kanyang itinatag ay lagi nang nakabase sa otoridad, sa kapangyarihan ng ating Poong Jesus Nazareno, na walang duda at walang pagtatanong ng pagdududa, sapagkat klaro na hinahayag po ng ating Poong Jesus Nazareno
na kahit saan, na kung saan ang anumang inyong gawin dito sa lupa, nadinig po natin yung Ebanghelyo kanina, ang kanyang, ang sinasabi niyang, sinasabi ko, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Sa makatuwid, ang lahat ng mga kautusan, mga batayan ng ating pamumuhay bilang Kristiyanong Katoliko ay lagi nang nababatay sa simbahang iniingatan mula sa panahon niya taon 33 sa Jerusalem hanggang sa ating panahon po 2023 ng kanyang mga utos at ang ibinibigay niyang kapangyarihan sa simbahan na ating pong narinig ngayon ay siyang ipinatutupad at higit sa lahat ay binibigyan ng buhay ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang otoridad ng simbahan, ang otoridad ng ating Poong Jesucristo na binigay niya sa simbahan ay Kanyang ipinaabot ang isang pagbibigay solusyon sa larangan ng kasalanan at mga conflict. Kung may mga di pagkakaunawaan, ang simbahan ng siyang nagiging tagapamagitan. At alam ng Poong Jesus na sareno na ang tayo sa kasalanan at ang ating mga kahinaan sa ating kasalukuyang buhay ng kanyang sambayanan tayo. So kanyang maingat na itinatagubilin na kung paano ang simbahan ay magkakaroon ng isang malinaw na proseso ng pagkakasundo upang hindi maligaw ng landas. Ang simbahang itong itinatag ng Poong Jesus Nazareno ay nagbibigay ng mga paalala kung paano tratratuhin ang mga nagkasala nating mga kapatid sa isang mahinay na subaybay upang siya'y muling mabawi natin pabalik sa Panginoon. Pag-ibig at pagmamalasakit ang isa sa pinakamahalagang elemento ng pananampalatayang Katoliko at si Jesus Nazareno ang ating modelo. Tayong mga nananalig sa Kanya sa simbahang itinatagpo ng ating Poong Jesus Nazareno, na kung paano po na ang panalangin ay bahagi ng buhay at proseso ng isang sambayanang nananalig. Kaya ang pag-uugat po ng lahat ng ating sinasaligan bilang mananampalataya sa simbahang itinatagpo ng ating Panginoon ay palagi ang nag-uugat sa buhay panalangin ng bawat isa sa atin. Ang panalangin ang siyang nagbibigay buhay upang tayo po ay patuloy na magkaroon ng connection sa Kanya. Ibig sabihin, nakakapit tayo sa Kanya sa tuwina at araw-araw na panalangin ang ating buhay. Sa pagharap natin sa ating buhay araw-araw, ay naroroon ang pag-uugat ng ating panalangin sa Kanya. Kahit mahalaga po, nangako po ang Poong Jesus Nazareno. Sabi niya, sa kung saan mang may dalawa o tatlong natitipon sa Kanyang ngalan, siya'y naroroon. Ibig sabihin, kung kayo'y magsisikap sa araw-araw, sa bawat pamilya, na bago gumising o bago sa umaga ay bago gumawa ng iba't ibang mga gawain, ay natitipon ng panalangin. May kilala po ako, isang driver po, ordinaryong driver. Sabi niya, Father, ang mga anak ko po, pagkagising po sa umaga, kahit 10 minutes po, na pagkilala sa Diyos sa mga sandaling iyon ng umagang iyong pagbibiyaya ay nagdadasal sila from 7 years old, 8 at saka 14. Sabi niya, Father, naturuan ko po. Sabi ko, ang galing. Kasi bakit? Pag sila'y tumanda at nagkapamilya, gagawin din nila ito sa kanilang mga anak. Kaya't mahalaga po ang role ng mga nanay at tatay po. Ang inyong mga papel na gagampanan, kayo po'y representante ng Diyos
Kayo po ang magpapakilala ng Diyos sa inyong mga anak. Kung buhay pa ang mga lola na naroroon at nagbigay ng isang malalim na pagsasanay sa kanilang buhay bilang mga lola na nananalangin, ipinapasa ito sa kanilang mga apo. Kahit mahalaga po sa pananampalatayang Katoliko na hindi maglaho ang panalangin. Ibig sabihin, hindi lang pagpasok sa loob ng simbahan, kundi sa bawat tahanan na naroroon, tatlo o dalawa na natitipon sa kanyang pangalan, pangako po ng Poong Jesus Nazareno, naroroon siya. So yun po yung pananaligan natin ng ating pag-uugnay sa kanya. At meron pong kabilin-bilinan ng Panginoong Jesus Nazareno. Kung tayo po ay napuputol sa relasyon sa Diyos gawa ng ating mga kasalanan, kaya't sinasabi niya, inuutos niya ang kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan mula po sa mga unang apostoles hanggang sa panahon po natin ngayon na ang sakramento ng kumpisal ay patuloy na humahawi sa pagkakaputol ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Kaya mga kapatid, gising na. Baka kayo po ay natutulog at hindi nagkukumpisal. Ito po ay panahon na tayo po ay maugnay muli, maduktong kung meron tayong mga kasalanan na dapat po nating ihingi ng tawad upang tayo muling maibalik ang relasyon natin na ang ating mga panalangin ay may bisa. Ibig sabihin, ang pagkakaugnay po sa Diyos na ating sinasamba ang Poong Jesus Nazareno ay magkaroon ng bisa sa atin sa araw-araw sa pamamagitan ng pagpunta sa pakikipagkasundo sa sakramento ng kumpisal. Ang simbahan po natin na itinatagpo mismo ng Panginoon ay ninanais sa tayong lahat ay makabalik sa Kanya. Ninanais yung tayo ay matipon. Ninanais yung tayo ay Kanyang makabig. At hindi mahila palabas ng simbahan sa mga tukso ni Satanas. Sa mga tukso at panlilinlang ng mundo. Ninanais ng Poong Jesus Nazareno na tayo, lahat ay Kanyang makabig upang ang pangako na tayo'y makarating sa Kanyang kaharian. Na tayo inihahanda ng Diyos sa ating paglalakbay patungo sa Kanya, na tayo ay makabalik ng ligtas sa Kanyang kaharian. Kaya tanungin niyo ang inyong mga sarili, kasama po ako doon, kailan yung huli niyong kumpisal? Kung kayo'y nagmamatigas at natatakot, nahihiya, huwag po ninyong talikuran ng ating Poong Jesus Nazareno. Araw-araw po ay may kumpisalan dito. Baka ang kumpisal ninyo ay noong kayo first communion ninyo 40 years ago. Kasi meron po nagsabi sa, Father, butis pinanggit mo yan. Bakit? Kasi yung kumpisal ko po 30 years ago nung ako po ay mag first communion. Ha? Akala ko po yun lang. Sabi ko, hindi. Kailangan tayong magbalik dahil marami tayong kasalanan dapat ihingi ng tawad. Meron naman nagsabi, Father, huling kong kumpisal ko po nung ako'y kasal. Ilan taon na yan? 50 years ago. Oh, 50 years ka na, hindi nagkukumpisal. Bumalik ka. Huwag kang matakot. Magsabi ng katotohanan sa Diyos sa paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Doon tayo mag-uugnay. Yung naputol ng kasalanan, gawa ng kasalanan na naputol, eh, sa pamamagitan lang po ng pagluhod sa sakramento ng kumpisal, ay maibabalik po tayo. Kaya't huwag kayong matakot. Huwag ninyong pakinggan si Satanas na magsasabing, wala akong kasalanan. Wala kang kasalanan, huwag ka magkumpisal. Ayan na yung isasaksak niya sa isip niyo. Huwag ka magkumpisal kasi nakakahiya yung mga kasalanan mo. Ayan ang isasaksak ni Satanas. Ay, huwag na, di bali na, direkta naman ako nagkukumpisal. Hindi po totoo yan. Hihilahin kayo, kakabigin kayo ni Satanas para hindi kayo makapunta sa sakramento ng kumpisal. Pag napunta kayo sa sakramento ng pagkukumpisal dito, madidinig ninyo na kayo'y tunay na pinatatawad at bibigyan kayo ng bendisyon ng kapatawaran ng pari. Pero pag direkta sa hangin, sa ulap, wala kayong nadinig. Pinaniwalaan nyo si Satanas na okay lang. Hindi po okay. So hilingin po natin, ito po ay habilin ng ating Poong Jesus Nazareno na magbigay tayo ng nararapat
sa tunay nating pananampalatayang Katoliko. Huwag tayong maging Katoliko na namimili ayon sa iyong gusto lang. Hindi ka totoong nananalig sa poong Jesus Nazareno, sa Diyos. Kapag pinipili mo lang kung ano yung maalwan sa iyo, okay, pero maililigaw ka ng landas ni Satanas. Ang unang kalaban natin sa pagkukumpisal ay ang pagbubulong ni Satanas na mailayo ka, na huwag kang magkapagkumpisal at makahingi ng tawad sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, sa Diyos na patuloy na nagkakaloob ng lahat ng mga bagay na kailangan natin dito sa mundo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan nang may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba nang may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ng iyong anak, inihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa daigdig ay ang iyong kaharian.
kayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa paghahain inihanda ngayon, si San Roque ay ginuginita pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inayabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose, Cardinal Bingkula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
sakin di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming pakikinabang, ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, yung mga may sakit, na pagkalooban ng kagalingan, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan noong ika'y narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siya rin aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng ating Panginoong Hesukristo, at iyo pong mga panalangin. Amen. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbabasbas sa mahal na pong Jesus Nazareno.
Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawalan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa ina ng laging saklolo, inang sakdalinis, magsitayo po ang lahat. Inang sakdalinis, kami ay
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingin ang lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay, sa pamamagitan nito ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birhen Maria, tala sa umaga. Magsitayo po. Saklolo, buhat sa krus ay binigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina,
Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha't walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga nasa kanila'y nang aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalingat lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak nang may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari
sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na magalab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aping katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawa namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa na mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, manangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin ng laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng Mahal. Sa'yo, di na isang kaya.
kong paglalakbay si Jesus ay hanggang. Pasasalamat kay Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mo ang pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan, at naway papagningasin ang mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin, at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na laging kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalatian at pasasalamat ay mapasakabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit, pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria, magsitayo po ang lahat. Sacramentum venere.
Danos corporis et sanguinis, tui sacre mysteria venerare, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuter sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. Ng ating buhay.
Sa sakramento.